Hello world and hello Philippines. Welcome to our channel. It's me, it's Gandaka Girl. So, ito po yung part 2 natin kasi part 1 nakapunta na tayo dito sa actually, nakikita nyo sa likod ko, yan po ay yung Caminas Balay nga ba to. So, before tayo mag-start, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng taong nag-subscribe sa akin and nag-follow sa TikTok. Paglabas ko, may nakita ako dito, si Sir, na nagluluto siya ng binoog na pork tsaka parang bango. So, pupuntahan natin kasi I feel so hungry kung na, I feel hungry na nakita ko itong mga kaver. So, pag nagluluto sila dito ng pork, as in, sobrang laki. Parang, ang init mga kabesh. So, ito po yun. Nagigrill po si kuya ng pork. So, yung tinatawag nilang binoog, tama ba? Binoog na pork. So, ito yung binoog na pork. Buksan ko ha. Ayan. Paki-assist. So, ito po yung, perfect na. Ito po yung binoog na pork. So, iihaw to ni Sir doon. Actually, nafe-feel ko yung init. Sayang yung mga gluta natin, Char. So, kapag binenta po ba to siya, Sir, magkano po ang isa nito? Bali, by book lang kami. Bali, mayroong booking, nagluluto kami. Ah, okay. So, booking. So, booking process po dito, mga kabesh. Kuya, tanong ko lang, ilang years na po kayo sa ganito? Ito po talaga yung ginagawa nyo kapag may nagbo-book dito? Yes, po. So, ilang years na po kayo nagtatrabaho dito? 2 years na po. So, si Sir, nagtatrabaho na po siya dito is 2 years na po siya. So, sa 2 years niya, ganito lang po yung ginagawa niya, nagbibinuog lang po siya. Ay, yung social naman, gusto ko matuto magbinuog nito. So, ilang mga minutes or hours ba bang pagluto nito, Sir? Hours. Oh, no! Beshi, parang nag-lechon na ako nito. Grabe, ang tindi. So, ganito kadami mga kabesh ang binuog na iniihaw ni Sir. And then, Sir, if you don't mind, ano pong pangalan natin? Hector pa. Oh, si Hector. Shout out sa Kadenang Ginto. Gangster ka, kuya, sa Kadenang Ginto. Ay, kailangan natin na aalis kasi papatayin tini Hector. Char. So, mga kabesh, si Sir Hector po, siya po yung nagbibinog ng mga ng grill na bangus and binuog na baboy. Ngayon, nandito na po tayo sa loob ng Caminas Balay nga ba to? Hindi ko na po sabihin kasi nasabi ko na po nung part 1 about anong meron po dito sa loob. Kasi ang gagawin po natin ngayon is may kakausapin tayo mga sum up staff. Si ma'am, yung naka-yellow. Ano pong pangalan natin, ma'am? Richie. Hi po, ma'am Richie. And? Reina po. Ma'am Reina and? Gemini. Gemini. Ah, parang country. Gemini. Okay. So, sila po yung mga auditor or counter kung saan bago kayo papasok. Siyempre, sa kanila muna kayo dadaan. So, yung mga babae ha, mga magaganda po tayo mga ka-besh. So, ganda ka girl. Diba? Right? Mga besh. Yun. So, sila po yung dito. Ay, ang ganda nito. Para akong major. Ganun tayo mga ka-besh. Yeah. Sir, hello po. Saan ka na? Okay, bye-bye. Char. So, meron po ako na-meet dito na kababayan natin. They are also from Manila. And then, walang iba kundi si Sir Bong. Oh, si Sir Bong. Hey, Sir Bong. So, meron po siyang isa-shoutout sa mga taga-Manila. Sino po yun sila, Sir? From the legal office. Okay, shout out from the legal office of Manila. City of Manila. And okay. Then, hindi lang po siya nag-iisa dito. May kasama po siya. Ang katulong ko, ito kasama ko. Oh my God, parang hindi naman siya katulong. Parang katulong ako pa yung... Katulong sa buhay. Katulong sa buhay. Also, si Mrs. Okay, akala ko ako yung katulong. Katulong sa buhay. Okay, so si ma'am, meron po tayo dito kausap. Si ma'am. Hi. Okay, hi. Ano pong pangalan natin, ma'am? Sally. Okay, si Ma'am Sally. So, they are working in City Legal Office at Manila. Okay, City Legal Office of Manila. Manila. Okay, so sila po. Andito po sila dito sa Iloilo. After this Iloilo, we're going to Boracay. Oh, pupunta sila ng Boracay. Sana oil. So, andito tayo sa second floor. Actually, nakita ko na naman si Ma'am yung nag-serve sa akin ng Batiro Chocolate. Hello! Hi, Ma'am. Nice to meet you again. So, meron na... Okay. So, nag-prepare po sila ng lunch for some tourists or visitors na nagpabook sa kanila dito. Ito po yung mga inahanda nila for lunch. Tama po ba, ma'am? Yes, sir.
Okay. Pag nagpi-prepare po sila mga kabe, syempre ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga food na ipi-prepare nila for the visitors. At dito po nila hinahanda yung mga food na isi-serve natin sa mga visitors natin. Ayan po, dito po yan siya. Kasi napakita ko na to sa part 1 pero walang pagkain. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo later on na may dadarating na bisita, may mga food na po siya. At sasabihin ko sa inyo kung gaano kasarap or gaano ka-authentic yung food ng siniserve dito sa Iloilo. So, see you and stay on the tune mga kabesh! Hello world and hello Philippines! So, ngayon, since 12 na, nag-prepare na po si Caminias Balay nga Bato for the lunch sa mga visitors natin. So, titignan natin kung ano ang mga foods na hinahanda nila para sa mga visitors natin. So, puntahan natin yon at tignan natin kung ano yung food na meron sila dito na inihanda for the lunch. So, as you see, meron po tayong dito na anong tawag dito is salad na ampalaya. Meron din silang fresh lumpia. Meron din sila dito malabang parang I think ata to alubati kasi to eh. So, meron po sila mga lunch dito for sa mga visitors. And, hi! So, ito yung mga hinahanda nila for visitors nila. And then, anong tawag po dito? Pork adobo rice. Oh, so meron silang pork adobo rice. May stream sila. Then, meron pa sila bangus. And dessert yung melon. Melon. Kasi, it's unlimited po to siya. Tama? So, meron po sila unlimited food po to. So, you can eat kung hanggang magsawa kayo sa mga food na hinahain nila dito sa mga visitors natin. Ayan. Ay, mga kabesh. So, meron dito parang imbutido. And then, meron din silang okra. Meron din silang salad na radish. Or, ano to? May bilis na mga maliliit. Ayan, mga kabesh. So, from Manila po. Yeah, okay. So, meron tayong visitor. Hi, ma'am! And, taga saan po sila? Oh, so, taga Iloilo po sila. So, kumusta po yung pagkain, ma'am? This is very delicious and healthy. Oh, so, sabi ko na sa inyo, masasarap po yung mga hinahanda ng mga food ng mga taga Iloilo. So, ma'am, say hi to our vlog or meron po kayong kumusta or shout out? Okay, I will just to tell the world that visit our place because we are catering a lot of beautiful places and nutritious foods in here. Yes, correct. Tama po yung sinabi. The area is so fresh, the people are so warm, and also the environment is so the culture is real. Yes, correct. Alive. Yeah, tama. Thank you. So, ayun, sinabi na po ni ma'am kung so, huwag ninyong kalimutan pumunta po dito sa Caminias Balay nga Bato kasi marami kayong ma-experience and mamimit na mga tao. So, nag-prepare sila for lunch. So, ito na yung kanina yung mga barbecue na niluto natin, niluto ni Kuya Hector. So, ayan. So, pupunta tayo doon sa mga tao. So, hello po sa inyo. Okay, bye. Yes, okay. So, taga Iloilo po sila, right? Okay. Yes. So, kumusta po yung experience ng food natin, ma'am? Ano po masasabi niya ninyo sa food na hinain ng Caminias Balay nga Bato? Exquisite. Squeeze. Okay. Ito po sila is mga taga Iloilo po sila, mga kabesh. So, sila po yung nakabog dito for the lunch. We are from UP, Visayas. Ah, UP. We are all teachers. Teachers. Anong school po? Iba-iba. From both public and private schools. Anong lugar po, ma'am? Bachelor of Education. Okay. Oh, so may school name po ba? So, all of us here, we came from UP. UP. UP Visayas. Okay. So, shout out for the School of UP Visayas. So, andito po yung mga teacher ninyo, kumakain po sila. So, kayo, hanggang tingin na lang po kayo mga kabel. So, also, andito, makakausap natin si Sir Dan. So, Sir Dan, ano po masasabi nyo? Ano po masasabi nyo sa food na hinahain sa inyo ngayon? Namit-namit, good siya, yeah. Namit it means masarap tama. Okay, so ay po. Ano po yun? Ano nga sa'yo? Korean na po yan. This country is very good. This town is very good.
So, kumusta po yung experience nyo dito? It's my first time here. Ah, pag-first time nyo pa. So, kumusta yung kain? Naubos na ni ma'am yung pagkain. Na masarap pa na lang. Ah, so taga Iloilo po din sila. Wala ako naiintindihan mga ka-besh kasi... Ang Koreana. Ah, okay. So, teacher po sila ma'am. Ako. Okay. From UP din. Yes. And say hello to our vloggers. Hello. Yan po yung mga taga Iloilo mga ka-besh. So, ngayon, tapos na tayo sa dalawang table and we proceed to another table. Ang daming tao dito mga ka-besh. So, andito po sila. Hi po sa inyo dyan. Hello. Okay. So, kumusta yung mga pagkain? Pero ako na yung may-ari dito ha. Nakalimutan mo nga jowa ko sa province. Ah, okay. Sabi ni sir, nakalimutan daw niya yung jowa niya sa province. So, nakalimutan. Wala pala akong jowa. Ay, wala pala sa jowa. Sana oil na walang jowa para single na lang tayo dito. So, teacher po din sila dito. Ay, naku, Philippine Science pala. Wait muna, nagdudugo yung ilong ko. So, mga matatalino ang nasalang natin mga ka-besh. So, hindi tayo dapat magkamali dito kasi kapag nagkamali tayo, ligwak, ganun tayo. Oh, may Ateneo, may Jollibee. So, parang gusto ko na mag-exit kasi mga teachers. So mga ka-besh, na-interview na po natin ang lahat ng mga kumakain dito and they enjoy staying here in Caminas Balay nga ba to. And ang saya nila dito. And kayo sir, kumusta po yung kain nyo? Sobrang saya. Oh, sobrang saya. Pagkakas sinabi mo, sobrang saya. Sobrang sarap ng mga pagkain. Okay, so sobrang sarap. So, food nila dito is unlimited. Kaya niyong kainin lahat. So, magsawa kayo, one to sawa. So, sila po yan lahat ng mga teachers po yan sila from UP, right? Visayas, UP Visayas. Ah, student. Okay, so lahat po yan sila mga ka-besh. So, ngayon nakita natin yung mga reservation dito. So, gusto ko po i-shout out ang lahat ng mga tao. So, welcome to Palacios and Friends and yung mga welcome to UPV Master's Education student. So yan po yung mga guests na pumunta dito sa Caminas Balay nga ba to. And then welcome also to or shout out to also to Ramon and Gerardo and Party and ano to, Gilergan family. So welcome po dito sa inyo and shout out to all Ilocanos and don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na mangyayari dito sa atin. See you!